Pag-uri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aminon, kawan mo kami, kawan mo kami. Aminon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa desyerto na muhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ang loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan kanawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampatol sa lumakad upang harapin si Goliath.
Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa luyan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakot niyang tinanong, "Anong akala mo? Ano ba ang lalabanan mo at tungkudlan ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutan ko ng ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito ang makapagliligtas, ang Panginoon, kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David. Habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kang muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratna niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagaling niya ang lalaking iyon
sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon pong umaga may kasama tayong pari. Siya po ay si Father Sir Louis Jimenez na tubong Bulacan pero naglilingkod po sa isang lugar sa British Columbia. Walang dapat maging hadlang para ipagpaliban natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa paggawa ng mabuti, there should be no excuses. Sapagkat batay sa Ebanghelyo, ito yung pangunahing layunin ng batas. Ginawa ang batas para paglingkuran ang tao at iangat ang dangal ng tao. Sa Ebanghelyo, ipinapaalaala ni Jesus na ang layunin ng Sabat o nung batas ay ang magligtas ng buhay. At nakakalungkot na sa Ebanghelyo ay binantayan si Jesus ng mga tao para tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga just for the simple reason na may maiparatang sila sa kanya. Dahil during that time, merong nag-i-exist na batas na kapag araw ng pamamahinga o Sabbath day, walang anumang gawain na pwedeng gawin. Sabi nga nung ilan ay not even a lift of a finger ay hindi pwedeng gumawa. Pero para kay Jesus, hindi yon mahalaga sapagkat ang mahalaga sa kanya is to go beyond dun sa hinihingi ng batas, yung paggawa ng mabuti. Hindi ibig sabihin ay nilabag ng ating Panginoon ang batas, kundi ang mahalaga sa kanya ay yung espiritu ng batas, yung pag-ibig, yung paggawa ng kabutihan. Kaya nga, sabi nga natin kanina, nakakalungkot na sa Ebanghelyo ay binabantayan si Jesus ng mga taong ito kung pagagalingin ba niya yung taong may sakit na tuyot ang kamay para, sabi ko nga, ang simpleng dahilan lang naman ay para maiparatang o may maiparatang ang mga taong ito sa ating Panginoon. Kapahamakan ng ating Panginoon ang hangad ng mga taong ito. Kabaliktaran doon sa sinabi natin sa pasimula, na kabutihan ng tao ang dapat nating hangarin, kabutihan ng tao ang dapat mauna bago ang batas. Mga kapatid, ito yung simpleng paalaala sa atin ng ating pagbasa. Kabutihan ng kapwa ang dapat maging hangarin natin sa ating buhay. At sa paggawa ng mabuti, dapat walang excuse, dapat walang dahilan. Hindi makatao, at lalo't higit, hindi makakristyano na ang ating hangarin at hanapin ay ang mga bagay na ikapapahamak ng ating kapwa-tao. Huwag nating ikatuwa ang paghahangad ng kapahamakan ng ating kapwa. Sa halip, maghangad tayo palagi ng ikabubuti ng ating kapwa. Sapagkat ang totoo at ang hamon sa atin, walang dapat maging hadlang para ipagpaliban ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. P-
para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alay. Ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaluluwaan. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, ninarakila ng lahat ang naparito mo. Na siyang nagmulat sa bulan, sa pinayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ani Gabriel na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa
sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Katiyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako.
Panginoon, narito ako. Damdamin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tugtin ang loob mo. Panginoon, narito ako. Ito ang tanging angari. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong hagdog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na nilobong madaig ni San Antonio Abad. Noong sa lakas ng kadiliman siya'y matagumpay na nakipagtunggalian, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Martes sa 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Song of gentle mercy and of peace.